sister, magluluto na naman tayo ng simpleng ulam pero masustansya. Ito po ang mga ingredients. Leftover fish. Yan. Patis. Pwede rin pong bagoong isda. Kamatis. Tapos yung bilog na talong, pwede rin yung mahaba. At ang dahon ng saluyot. Una, magpapakulo tayo ng tubig. Yan. Tansyahin nyo lang kung gaano kadami yung gusto yung sabaw dun sa gagawin yung gulay. Tapos, pag kumukulo na, ilalagay natin ang kamatis. Pabayaan lang po natin kumulo at lumambot yung kamatis para po sumama siya sa lasa ng tubig. Tapos, makikita po natin na kumukulo na at medyo malambot ang kamatis, ilalagay natin ang isda. Yan. Para po yung lasa ng kamatis pumasok dun sa laman ng isda. Hayaan din natin siyang kumulo. Pagkatapos po, nakita natin kumukulo, lagyan po natin ang patis. Pwede rin po ang bagoong isda. Pero po kasi sa akin, gusto ko kasi patis. Kasi bawal po sa akin ang bagoong isda. Ayan po yung bagoong isda. Sarap po yan. Lalo na talaga ito sa gulay natin. Yan, ilagay na po natin yung talong. Ibinabad ko po sa tubig yung talong para po hindi mangitim. Yan, ilubog lang po natin yung talong dyan sa kumukulong sabaw. Hayaan lang po natin siyang kusang maluto. Huwag po tayong halo ng halo. Pagkakulo, pwede na po natin ilagay yung dahon ng saluyot. Yan, nakita niyo po, hindi ko po siya inahalo. Pinapabayaan ko lang po siyang kumulo sa tubig. Yan po yung dahon ng saluyot. Lagay na po natin. Huwag din po natin siyang ihalo para po hindi, para kasi mapait pag ihahalo eh. Yan. Yan, ilubog lang po natin siya dyan sa may kumukulong sabaw. After nyan, mga konting minuto lang, hayaan lang po natin na kumulo ng isang beses. Tapos, pwede na natin patayin yung apoy kasi mainit pa naman yung sabaw. So, yung init ng sabaw ang kusang magluluto dun sa dahon. Yan. Ready na inyong dinindin. Ilocano Delicacies. Thank you.